Papansin kung rep, sample na lang po itong rep sa lahat ng, pati kahit aircon. Pagka tumatakbo po siya, pag tumatakbo ang isang unit, actually, yung po sa low side, ito yung low side, ito. Ang pag tumatakbo po yung unit, ha, sa low side, itong charge line, itong low side, charge line o low side, ang lumalabas lang po rito yung hangin. Hangin lang. Pag tumatakbo siya. Pero, kung susubukan nyo na magpalabas po rito ng hangin at lalagyan nyo ng papel yung dilaw na to, papel o tela, may mapapansin nyo kayo na namamasa-masaho siya ng kaunti-unti. Okay. Tapos ito naman pong discharge, itong high side yan. Ito, yan. Kung inyong nakikita, dun sa, ito pa, iba pa. May ano rin, nakasalpak din yung hostin ng gauge sa ito. So, dalawa. So, dito, pagka tumatakbo po yung unit at magpapalabas po kayo rito ng freon, may lalabas po talaga siyang hangin sa kaliquid kasi tumatakbo. Okay, tumatakbo. Pag tumatakbo, itong, ulitin ko ha, pag tumatakbo itong low side o itong charge line, pag magpapalabas po kayo rito ng freon, hangin po talaga yung lumalabas pero may konti pa rin po siyang liquid na sumasama. Kung susubukan nyo itong lagyan to ng tela o papel na puti. So, yung papel na yun namamasa-masa. So, experiment lang. Kasi ginagawa ko rin kasi ito para malaman ko kung talagang may sumasama pa rin na liquid dun sa sa charge o low side nitong unit. Sinubukan ko yun dun sa rep saka sa aircon na tumatakbo. So, yun po yung nangyayari. So, kung yung napapansin, ito, recall. Recall na. So, ayan, nag-yellow po siya. So, indication po yan na dun sa loob na recall, na yung evaporator, recall po siya. Pinaikutan po ng tubing, copper tube. So, ito, habang nag-yellow to, dapat itong nag-yellow na to, hindi siya dapat umabot hanggang dun, sa dulo. So, ito yung binabantayan ko po ngayon. So, kahit anong klaseng bawas ko rito, talagang nag-yellow siya. So, ayan. Ito yung recon. Ito yung piping. Piping siya, piping. Yan yung piping. So, pinaikutan. Kasi ito nabutas. Malaki na yung butas niya. So, ito na lang yung paraan para magamit siya uli kasi maganda pa yung kaha niya, maganda pa yung itong buong rep na to. So, ayan po yan. So, nag-yellow naman siya. So, ayan yung gauge. Papansin. Dalawang gauge ang ginagamit para ma-check pareho kung tama. Ayan. Ayan po. So, ayan yung nangyayari sa compressor. So, hangin lang yung lalabas talaga dyan pag gumagana. Siyan dito, hangin saka liquid. Vapor and liquid. Dito, vapor kasi tumatakbo pa. So, papaliwanag ko kung bakit walang liquid na lumalabas masyado rito. Okay. Sabi ko sa inyo yun kung bakit dito sa accumulator o tinatawag nating low side galing ng evaporator. So, pumapasok yung freon dyan. Dahil pagka tumatakbo kasi yung freon, yung vapor nyan, saka yung langis nyan, pumapasok dito. Okay? Pumapasok yan dyan. So, dahil sa malakas ang buga ng compressor, ito, yung rotor, dahil sa lakas ang buga nyan, dito sa low side, kung sakaling puputulin nyo ito, tulad ng sinabi ko, kung puputulin ninyo itong access valve, wala talagang lalabas na liquid, kundi vapor lang. Mahina pa mismo. Kasi tumatakbo ito. Tumatakbo itong compressor. Ngayon, papasok yan dyan, higupin dito sa suction accumulator. At meron siyang suction filter. Ito yung suction filter niya. Yan, suction filter. Higupin ngayon dyan yun.
yung vapor, saka yun, liquid. So, pumapasok yan dyan. So, ito yung tinatawag na suction accumulator. So, nasa loob. Yung buto accumulator. So, papasok yan dyan parehas. So, itong babang to, ito yung oil chamber. Yung langis. So, makikita ninyo tulad ng pinakita ko noon mga parts ng air ng compressor na nakita ninyo yung laman. Yung po yun, ito po yun. So, iikot yan, papasok. Kaya sa lakas ng buga niyan, lakas ng rotation niyan, yung vapor saka yung liquid, papasok dito, lalabas, ihigupin naman dito papunta ng discharge. O yung mainit na lugar ng copper. So, dito yan. So, meron din siyang access valve din doon. Kung puputulin nyo yun, syempre, sa bumubuga yan, bumubuga pataas, yan, bumubuga pataas ang papunta rito. Kung puputulin nyo naman yun nandito sa access valve, may lalabas talaga na liquid saka vapor, mas malakas. Kasi ito, pabuga ito eh. Pabuga yan eh. Kesa rito, ito, pahigup. So, kung ito eh, babaliin mo to, o bubuksan mo to, kung babaliin mo to, meron yung pipito pero hangin. Pero habang bumubuga to ng malakas, habang pumapasok ng malakas yan, at ito ay butas, hihigup siya ng hangin. Lalabas, may hihigupin siyang ibang hangin. Kaya nasa lakas ng rotation ng compressor ng rotor. So ito yun, winding, static winding. So ito yun, buong static winding ng compressor. So, kaya ako nasabi kasi na may lumalabas dito sa low side, sa charge line, may lumalabas ng liquid sa vapor kung hindi umaandar ang compressor. Sabihin natin ganito, pagka ang isang aircon nire-repair, di ba ho, nire-repair, saan ho ba naglalagay ng access valve, ng gauge ang mga technician ngayon? Diba? Pag hindi siya tumatakbo, di ba nilalagay ho yung gauge hose dun sa charge line o dun sa low side? Pagka naglagay dun, o minsan pagka binali yung, pagka sinasabi nilang reprocess, pag binali yung, may lumalabas ho, di ba, ang liquid saka vapor? Pag hindi ho tumatakbo, yun po yun. Pag hindi ho tumatakbo ang aircon at binali nyo yung banda rito sa malapit sa accumulator, galing ng evaporator papunta sa accumulator, yun yung tinatawag na low side o charge line. Meron yung nakatambay na pwede yung paglagyan po ng access valve. Tulad po nito. So, meron yung access valve. Ayan, ito. Pakita ko sa inyo. Ito yung accumulator. So, baybayin nyo po ito. Yung pre yung papasok yun dito papunta rito. So, ito yun, access valve. Pagka bilhin nyo ito sa market, meron ho rito yung nakatambay na paglalagay ng access valve. Repair na to, may access valve na. Tapos, meron din ho dung sa check valve. Ito yan. Ganun din. Parehas lang din. May nakatambay na rin dyan na paglalagay ng access valve. Ito, repair na. So, ito yung accumulator. Ngayon, pagka isang technician gusto niyang tagdagan ng preon ang aircon, dito niya binabali. Hindi ho ba? Yung ibang technician, dito ho binabali. Dito nilalagyan ng gauge sa low side o charge line. Babalihin, lalagyan ng access valve. Pag binali yan, may lumalabas po dyan na liquid saka vapor pag hindi tumatakbo ang aircon. So, naintindihan niyo na ho. Yun ho yun, pag tumatakbo ang aircon, wala ho talagang lumalabas dito na liquid, kundi vapor lang, konti lang. Pero kung lalagyan mo siya ng papel, tatakbo mo siya ng papel, at binali mo, nilagyan mo ng papel, yung papel mababasa siya paunti-unti kasi may sumasama pa rin na vapor. O liquid, may liquid pa rin na sumasama, konti lang na sumasama. Pero pag pinatay mo yung aircon, at binali mo yan, automatic may lalabas dyan na liquid. Kaya po yung liquid saka yung vapor, magkasama po yan na nagro-rotate sa buong system ng aircon. Papunta po ng compressor. Kasi nilalabas ulit ng compressor, ibubuga dito po sa discharge o high side. Okay? High side o discharge. Dito naman, charge o low side. So habang tumatakbo yan, lahat po ng preon kasama liquid at vapor, magsasama sila, umiikot po yan sa buong system.
Ulitin ko, di, you know talaga yung nangyayari. Kasi yo, dato ng technician kay Toko, sinubukan ko yun, na hindi tumatakbo yung aircon. Umamin tayo, pag pinuputol po natin yung low side, may lumalabas pong liquid sa kabipor. Pag hindi ko tumatakbo yung aircon, pero pag tumatakbo, kahit baliin mo siya, hangin lang yung lumalabas, pero may mararamdaman kang parang nagtutubig. So, yun po yung nangyayari. So, yan po. Ito, papunta ng condenser. Itong bahagi na to. Ito, papunta ng condenser yan. Okay. So, yun po. Kasi na ito, oil chamber. Ayan yung nagpapaikot. Habang umiikot yan, yun, itong rotor na to, meron po yan. Pakita ko sa inyo. So, ito po yung rotor. Kung makikita ninyo, meron po siyang butas dun sa gitna. Ayan. Ayan, may butas po siya dun sa gitna. Tanggalin natin itong compressor winding. O, ayan. Butas po siya dun sa gitna. Hanggang dun sa ilalim. O, ayan. Ayan po. Ayan, butas. Kasi dito yun, oil chamber. Umiikot tong rotor, kaya lang stock up na. Umiikot tong rotor sa pamamagitan ng enerhiya ng motor winding ito. So, iikot yan. Malakas ang ikot yan. May lalabas na langis yan dyan. Mag-overflow. Maliligo ng langis to. Yan. Maliligo ng langis yan. Para umikot siya ng umikot. Dumulas. Yung langis dito sa oil chamber, aangat yan. Kasama ng freon na nasa paligid nito. So, sana maintindihan nyo ninyo. Sana ito pinakikita ko sa inyo ng actual yung loob ng compressor. Dito nyo lang makikita. Ayan. So, ito yun. Nakita ninyo sa oil chamber may langis doon. Dito nyo lang makikita lahat. Ayan. Ito yun, static winding. Ito yung rotor. Na nakita nyo ron, meron yung butas dyan. Mula ron sa ibabaw, papunta ron sa ilalim na nakita nyo kanina. Yan yung actual. Actual talaga. So, ito yung accumulator. Nakita nyo na ito noon. So, yan po ang kabuuan ng compressor. Yan yung lahat na nangyari sa loob ng compressor. So, kung meron man ako nasabi na hindi sa alam yung mali, nasa sa inyo po yun. So, yun po pinakita ko lang kung ano yung dapat ipakita o ituro sa mga estudyante. Yun ba? So, pinakita ko lang sa inyo paano nag-rotate yun. Yun talaga. Hindi po talaga siya nahati na hangin sa kabila o liquid sa kabila. Sabay po sila. Ang problema lang, malakas lang ang buga, kaya dun sa low side, pag kahit naputuli mo yun, walang lalabas na liquid. Paring meron konti pa rin. Konting lalabas lang, mamamasa-masa lang yung papel. At hangin ang lalabas doon. Hindi tulad doon sa high side o discharge. Pag yung pinutol mo, talagang siguradong lalabas lahat. Kasi patapon siya, patapon. Doon sa low side o charge line, papasok naman siya. Papasok. Okay? So, yan po yun. Yan po yung lecture ko ngayon. Ngayon araw na ito. At salamat po. Sana po yun may manakuhaan po kayong konting kalaman sa refrigeration. Tungkol po dun sa pag-flow ng freon. Bakit hangin dun sa kabila pag pinutol? Bakit hangin lumalabas? Walang masyadong liquid? Bakit dun sa kabila? Pag pinutol mo, ang lakas ng buga. Di ba? Kasi yun po yung patapon sa kabila. Yung sa kabila, paligo. Yun yun. Yung patapon, yung po yun discharge o high side. Yung pahigop naman, yun naman po yun low side o charge line. Intindihan nyo na po ba? So, sana may napulot po kayong konting kalaman. At sa susunod ulit, abangan nyo pa po yung iba ko pang video na mangyayari. Dahil na ito. Ito po ay R32 na i-repair. So, iniintay lang namin yung mga
ilalagay rito na prion. So, abangan nyo lang yung video na to kasi i-video ko rin to kung paano maglagay ng prion na wala kang gauge para sa R32. Kundi ang gamit mo lang yung ginagamit mong gauge dun sa R134A saka R22. So, yun po. So, hanggang sa muli. God bless at ingat-ingat po sa mga bawat ginagawa.